Ito yung order ko na NMAX version 2 windshield bracket na ikakabit ko sa aking EasyRide 150P. Nakuha ko lang ito sa Lazada. At syempre, ilalagay ko yung link nito sa description box. Medyo may mga gasgas siya. Dapat sana yung seller nilagyan ng bubble wrap dito sa loob. So okay na rin. Madali lang naman i-repaint yung mga ganito. Bili lang ako ng Samurai na flat black. Kayang-kaya ko ng remedyohan yan. So may dalawang bracket na ganito. Para dito ata yan sa... dito. Yan, ganyan. So ito yung mga tornilyo niya. At assorted na yan. Yung lahat ng kailangan natin para ma-install yung bracket na ito. So unbox ko na rin itong mga dumating sa aking iba pang items. At kasama ito dun sa ikakabit natin na windshield bracket. So ito yung kanyang cellphone holder na stainless. At ilalagay ko kasi ito dito. Kapag naka-assemble ng ganyan yan, dito to kinakabit. Nakatornilyo yan dyan. Unbox naman natin itong malaki na ito. So ito yung in-order ko na windshield ng NMAX version 2. So ganito yung itsura niya. Clear. Tapos may tint lang dito ng konti. Titignan ko kung babagay siya dito sa ating EasyRide 150P. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At katulad po sa napanood nyo sa ating intro, nag-unboxing po ako ng mga windshield bracket. Ganun din ng mga bagong visor na ikakabit ko dito sa ating EasyRide 150P. So nag-decide po ako na baguhin yung setup ng aking visor dito sa ating motorsiklo dahil may mga future upgrades po ako nagagawin. So unang-una po, magkakabit ako dito ng dash camera. At ayoko naman sanang ilagay yung dash camera na yon dito sa handlebar. Kasi nakakita po ako ng mga gantong klaseng cellphone holder na pang NMAX. Ganon din, plano kong maglagay dito ng clamp type na cellphone holder. Hindi ko kasi type yung cellphone holder na nilalagay dito sa mga side mirror. Yung mga ganitong klaseng mga bracket, nakadesign ito sa NMAX at hindi para dito sa ating EasyRide 150P. So habang kinakabit ko ito, ay ipapaliwanag ko na lang kung ano yung mga extra steps na ginawa ko, yung mga modification at mga brackets na ginawa ko para mag-fit ito sa ating motorsiklo. So tara, samahan niyo po ako. Kabit natin to. So itong bracket na to, naka-design kasi ito sa NMAX version 2 ata yon. Kaya hindi siya mag-fit dito sa ating ER150P. Ang ginawa ko dito, nag-fabricate ako ng mga metal bracket or attachment. So ito yung ginawa kong ano, mga gawa lang to sa angle bar at saka sa flat bar. Bali, ni-welding ko lang yan. Tinansya ko lang maigi yung mga distance niya. So, at saka binutasan ko. So, mame-maintain ko yung original na mga bolts niya. And then, ito namang windshield bracket na pang NMAX ay dito naman siya magbo-bolt sa mga butas na yan. So, pag ano, kakabit ko, ganyan ang itsura niya. So, assembling ko na muna itong ano, ginawa kong attachment or bracket. So, ganyan na itsura ng ginawa kong bracket. Pag tinignan natin sa gilid, may space pa rin siya na konti. Kasi nga, maglalagay ako rito ng bolt, tapos yung nut niya, dito naman papasok sa ilalim. So, kailangan may space talaga ako rito. Tapos yung kanyang flat bar, diniretso ko rin doon at saka dito. Ang idea ko niyan, para
mas maging firm at ma-reinforce itong kinakabitan niya. Kasi yung kinakabitan ng mga bolt na ito, plastic lang yan eh. Kumbaga, mas kaya niyang i-handle yung mabigat na load. So, kabit ko na yung ano, yung windshield bracket naman. Dito naman sa nut niya, kuha lang ako ng open na G's. Tapos, isisingit ko dito sa space na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, hihigpitan ko na rin. So ito, nakakabit na siya, inikpitan ko na. So ganyan ang itsura niya. Okay, pagdating dito sa ilalim, as I said, may konti siyang space. And kung sakaling dumating yung panahon na mag-decide ako maglagay ng mga side mirror, yung long stem or short stem, ay madali rin siyang ikabit dahil may enough space ako para pagka maghihigpit ng tornilyo. So ngayon, assembling ko na yung ibang pang parts nitong windshield bracket. Ilalagay ko siya dito sa labas, hindi dito sa loob. Yun nga palang ganitong klaseng tornilyo ay dito natin ilalagay para dyan magtutornilyo yung ating visor or yung ating windshield. Itong nut, lalagay ko dito sa ilalim, tapos ito naman nandito sa ibabaw. Hindi ko pa yan hinikpitan para pagka kinabit ko yung visor ay may adjustment din tayo. So itong visor natin, may logo siya ng NMAX. Sprayan ko na lang yan ng flat black para ma-cover up at mawala yung ano niya, yung logo niya. So ito, ginamitan ko lang siya ng spray paint na flat black. Tapos pag tinignan natin sa likod, burado na yung kanyang logo. Wala nang makikita. So yun namang mga bolt na gagamitin natin para dito sa visor. Merong kasamang gasket yan. So maglalagay tayo ng isa dito sa kanyang bolt. And then, pag pinasok natin, maglalagay din tayo ng isa dito sa ilalim. So parang lalabas, para siyang cushion. Para hindi agad mababasag itong visor natin. So, kabit ko na to. So, ganito ang itsura niya. Siyempre, adjustable to. Pwedeng mag-tilt. Pwedeng tumayo. Pwedeng mag-adjust paabante. At pwede nating ibaba. Sa akin, ito todo baba ko siya kasi nga mahaba siya eh. So para hindi siya masagwang tignan, todo baba ko na lang yan. May isa pa kasi akong butas na ginawa dito. Ayan. Pwedeng yung tornilyo rito, ilipat ko dyan para mas bumaba ito. Pagka kasi tinilt ko to ng konti, yan, kunwari ganyan yung gusto kong posisyon. Ang nangyayari naman dito sa taas, lumalaki yung kanyang pagitan. So, ang remedy ko dyan, ililipat ko dito sa tornilyo na to para bumaba silang lahat. At least ito ay lalapit to dito, magdidikit.
Medyo mahaba siya pero tingin ko eksakto lang dito sa aking motorsiklo. Clear din yung kanyang visor. Kaya for sure, hindi ako mahihirapang mag-drive. Tapos yung kanyang cellphone holder, medyo mahaba yung mga tornilyong na ilagay ko. Pero maghahanap ako or mag-check out ako sa online yung mga ganitong klaseng gear type na CNC. Papalitan ko yung mga tornilyo na yan kahit yung mga nahandito. Papalitan ko na lang. Pagdating naman dito sa harap, sakto lang din, hindi naman nasapawan yung headlight natin. Siya nga pala, nagbutas uli ako ng bago dito sa ating visor. Kasi kanina, nung una ko siyang in-install, masyadong mataas eh. Kahit na tinodo adjust ko na rito, todo adjustment na yan, todo baba na yan. Pero still, mataas pa rin siya dito. Kaya kung makikita nyo, ito yung kanyang mga original na butas. Ayan. So, nagbutas ako, inangat ko siya ng 2 inches. Kaya ang nangyari, yung visor, bumaba din ng 2 inches. So, tamang-tama lang din dito sa kanyang harapan. Okay, kaya sabi ko kanina, sakto lang, hindi naman nasapawan yung ating headlight. Pero, overall, katulad ng pinakita ko kanina, sa tingin ko ay saktong-sakto lang siya. Tamang-tama lang yung kanyang pagkakaposisyon ngayon. At saka pansinin nyo rin yung distance niya ngayon dito. Simula nung ma-adjust ko, lumit na lang siya. So, eksakto na ito. Kasi kanina, medyo malaki yung ano niyan eh, yung puwang. Tapos sabi ko sa inyo, ang remedyo ko ay ililipat ko lang dito sa butas na ginawa ko dito sa ilalim nung kanyang original na butas. So ngayon, okay na yung kanyang ano, okay na yung kanyang distance oh. Tamang-tama na yung kanyang posisyon. Overall, maganda naman yung kanyang kinalabasan. Saktong-sakto lang yung kanyang visor at saka yung windshield bracket. Tapos yung kanyang cellphone holder na nandito. So kung maglalagay ako ng cellphone, sakto lang din yung kanyang posisyon. Tapos kung sasakay naman ako, so pagka ako naman ay nagda-drive, medyo mataas nga yung kanyang visor, pero hindi naman nakaka-apekto sa aking pagda-drive. Ayan o. Maganda. Nagustuhan ko siya. Sa mga owner po ng EasyRide 150P at kung nag-iisip din po kayong magpalit ng setup sa inyong mga windshield visor, pwede kayong kumuha ng tip dito sa ginawa ko. So sana po nakakuha uli kayo ng idea dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!